Purihinan Diyos na buhay. Welcome po ulit sa School of Church Builder Daily Live Stream. Sama-sama po nating pag-aralan, pakinggan, pag-usapan, at kinilalin ang ating Diyos na buhay sapagkat masagana po ang buhay ng isang taong hindi lang po nananampalataya sa Kanya, kundi sumusunod sa Kanya pong kalooban. Magandang hapon sa bawat isa sa atin at sa bawat mga manggagawa, mga anak ng Diyos, mga kapatid po natin, mga relatives po natin na ngayon po ay nakabukas ng kanila pong mga technology upang tanggapin ang biyaya at grasya ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga salita. Akin po tinatalakay sa inyo ang paksa household dynamics at narito po tayo upang ipagpatuloy ang ating pinag-usapan noong nakaraang kahapon po. At ang aking pong foundational scripture ay 1 Timothy chapter 3 verse 15. Again, nasabi ko po sa inyo, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth." Pag sinabi pong dynamics, ito po yung pattern, kaparaanan, or how we behave, how we function, how we conduct ourselves in God's household. At dito po ako ngayon sa household ni Lot at ang kanyang sambayanan at aking tinatalakay sa inyo yung pong wrong choices that yung epekto ng kanyang pagpili. Okay, at ay pinakita po sa atin ng Biblia na hindi po naging maganda yung consequences ng kanyang pagpili sapagkat hindi po ito naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Now, aking pong ipagpapatuloy yung aking pong tinatalakay sa inyo, the effect of his wrong choice. Nandito na po ako sa letter L. Okay, samahan niyo po ako sa Genesis 19 at dito po sa verse 19, ito po ang sinasabi. Ngunit napakalayo ng mga kabuhulan. Ang sabi ng anghel sa kanya, pumunta po kayo sa kabuhulan because that is the safest place for you and your household pagpupunawi ng Diyos at Sodom at Gomorrah. Ngunit ang kanya pong tugon sa anghel, ngunit napakalayo ng mga kabuhulan. Another effect of his wrong choice, he was a man full of excuses. Napakaraming dahilan. Mga dahilan na mas lalong magpapapigat ng kanyang sitwasyon. In your screen, meron po ako nilagay dyan. Sabi dyan, a person who makes excuses is trying to shift the blame from himself or herself to something or someone else. Ang isang tao daw na punong-puno at maraming dahilan at gumagawa ng dahilan, ito daw po ay ano, ibinabaling daw po ang pag-uusap, ibinabaling po ang usapin or sentro ng usapin hindi sa kanya kundi sa ibang tao. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo yung pong iba't ibang reason kung bakit ang isang tao po ay gumagawa po ng excuse or dahilan. Number one, to get out of trouble. Para po makaiwas, okay, kinakailangan niya maghanap ng sisisihin. Just like Lot. Ang sabi ng anghel ay pumunta ka sa kabuhulan. Ang sabi niya, napakalayo ng mga kabuhulan. Kumbaga, parang meron pa siyang option B. Meron pa siyang plan na iba. At itong planong ito, ito yung mag-deviate sa kanya upang hindi sumunod sa Panginoon. Second, to deny a personal problem. Ang tao daw po ay gumagawa ng dahilan para hindi po talaga masolusyonan o kayang harapin yung problema. Meron po tao sa Biblia na ang bansang Israel o bansang Israel sa pangunguna po ni Moses at ang tao niya doon sa bundok ay sa paraang bundok, wala iba kundi si Aaron. Dito po sa Exodus chapter 32 verse 21. Ito sa verse chapter 32, ito po yung konteksto na sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan at na-pressure po si Aaron dahil na-pressure siya ay na-pressure siyang gumawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos kay Moses, bumaba ka na sapagkat
ang aking mga anak, okay, sa paanan ng bundok ay sumasamba sa maling Diyos. At dito po sa verse 21, pagbaba ko ni Moses, dito po ang kanyang sinabi kay Aaron. Then he said to Aaron, what did these people do to you that you have brought such a great sin upon them? Anong nangyari, Aaron? Aaron is a priest, was a priest during that time. Anong nangyari, Aaron, kung bakit ganito ang nangyari sa tao ito, sa mga tao ito, at nagdala ka ng matinding kasalanan? Aaron never accepted his responsibility for what he had built. Tingnan niyo po ang dahilan, dalawang dahilan po ni Aaron. Number one, excuse number one, ang sabi niya po kay Moses, do not let the anger of my Lord burn you. You know the people yourself that they are prone to evil. Kumbaga, sa payak ng pananalita, it's not my fault. It's the people's fault. Mas kilala mo, alam mo naman ito, Moses, itong bansang Israelita, itong mga Israelita, they are prone to evil. Hindi niya kayang akuhin yung responsibilidad na siya talaga ang dahilan. Nagalap siya na masisisi, hindi niya hinarap yung totoong problema. Pangalawang excuse, ang sabi ng verse 24, I threw it, the gold, into the fire. And out came this star. Ang totoong problema, hindi naman yung mga tao na nag-treasure sa kanya. Ang totoong problema, makikita natin dun sa verse 25, Aaron had let them get out of control. Hinayaan niya na magwala yung mga tao. He was supposed to be their leader because he was the high priest of God. And he failed the people as their leader. And rather than accept responsibility of his failure, he denied his sin by making excuses to Moses. Ano pong sinasabi ng Proverbs chapter 30 verse 12? There is a kind who is pure in his own eyes, yet it is not washed from his filthiness. Sa Tagalog, may mga tao nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasintunin. Si Aaron, sa harapan ni Moses na kanyang leader, pinipilit niya na ibalik ang sisi sa mga Israelita. Pero siya po talaga ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng matinding kasalanan ang mga Israelita. Siya po ang nagtulak, siya po ang gumawa. Nagputos lang po ang mga Israelita sa kanyang gumawa. Kung hindi po siya gumawa, wala po sana pagsamba sa Diyos-Diyosan. Imbes na akuhin po yung responsibilidad, okay, inayaan niya pa po na magwala yung mga tao at sumama sa Diyos-Diyosan. Napakadali niyang mag-blame, manisig, to the point na hindi niya nakita yung kanyang part at bahagi din po siya doon. Ito yung mga iba't ibang excuses na pwedeng nagagawa din po natin, narinig natin at nakikita natin sa mga tao katulad po natin. Una, because they make excuses, ito po yung mga dahilan. It's the person's fault. I couldn't help it. Everybody's doing it. It was just a mistake. Nobody's perfect. You made me do it. I was pressured into it. I didn't know it was wrong. God is tempting me. All of these excuses are denial of a personal problem. Ang sabi ng Proverbs chapter 30 verse 20, katulad daw sila ng adulterous woman. She eats and wipes her mouth and says, I have done no wrong. Sa Tagalog, ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil. Makikipagtali, pagkatapos ay magbibihis, saka sasabihin, wala siyang ginagawang masama. In the book of 1 John chapter 1 verse 8 says, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us.
yun po, iba't ibang kadahilanan kung bakit gumagawa po ng dahilan ng isang tao. Makikita natin, number one, ano po yun? To get out of trouble. And to get out of trouble, we have to find someone to blame. Second, to deny a personal problem. Hindi ako gumawa niyan. Yung ibang tao. Pangatlo po, to get out of responsibility. Tawag po dyan ay avoidance. Si Moses po ay pinili at tinawag ng Diyos na maging deliverer ng bansang Israel. But God told Moses to deliver these Israelites out of bondage in the hands of the Egyptian. Siya po ay pinahintulutan ng Diyos na manirahan, lumaki sa palasyo, hinubog, binigyan ng tamang edukasyon, subalit nung piliin at tawagin ng Panginoon, ay meron pong kaparaanan ng Diyos para siya po ay ma-qualified na maging deliverer. At nung siya po ay tawagin ng Panginoon doon sa Exodus chapter 3, ipinapakita po rito sa verse 10, that Moses doesn't want all his responsibility. Kaya gumawa siya ng mga dahilan. At isa sa dahilan doon sa verse 11 says, I am not able, I don't have the talent. Hindi ko kaya, wala akong kakayanan. At nagpatuloy doon sa chapter 4 verse 1. Sabi niya sa Panginoon, kung ako'y pupunta roon, they won't believe. Sabi ng verse 10, another excuse of Moses, I am not a good speaker. In verse 13 says, someone else can do it. Baka pwede si Aaron na lang ang isuko. Sa pagkipagtalastasan niya, pagkipag-usap niya sa Diyos, nagalit ang Panginoon. At sabi ng verse 14, then the anger of the Lord burned against Moses. Mga kapatid, sa tuwing tayo po daw ay gumagawa ng dahilan o nagdadahilan, madalas po ang Diyos po ay, lalo na kung meron pong inuutos ang Panginoon sa atin at nagdadahilan po tayo. Katulad po niyan ni Lord. Marami siyang dahilan kung bakit ayaw niya sumunod. The anger of the Lord burned against Moses. Galit daw ang Diyos sa mga tao nagdadahilan para hindi sumunod sa kanyang kalooban. Meron pong sinabi si Benjamin Franklin, ito po ang kanyang sinabi in your screen, he that is good for making excuses is seldom good for anything. That's, sa Tagalog po, aking katagalog yun. Siya na mahusay para sa paggawa ng mga dahilan. Minsan po ganyan tayo, mahusay tayo gumawa ng dahilan, ay bihirang pabuti para sa anumang bagay. Kaya pala tayo hindi magamit-gamit ng Panginoon sapagkat we are full of excuses. Mga kapatid, anumang dahilan o reason ang ating sasabihin sa Panginoon para hindi sumunod, whether ito ay legitimate or not, sa harapan ng Diyos, hindi mo siya accepted. At yung pang-apat na reason why people make excuses, they keep from doing what we don't want. Ito yung mga taong inuutusan po ng Panginoon o inuutusan po natin gawin ay isang bagay ngunit ayaw po nila ito gawin. Meron pong kwento sa Bible doon sa Luke chapter 14. Okay, they are invited to come to the feast of the king. Masaklap sapagkat tatlong grupo po ito in-invite. Pero marami mga dahilan. At yung dahilan nila ay legitimate din po. Tingnan po natin sa verse 18 ng chapter 14, Luke. Ano yung dahilan ng isa? I have bought a piece of land and I need to go out and look at it. Please consider me excuse. Yan po yung dahilan ng isa. Nakabili ng lupa at kinakailangan ng tingnan. Mga kapatid,
hari na ang nagpatawag ng imbitasyon. Ito yung parable of the wedding banquet. Ang dahilan. Another, sabi ng verse 19, I have bought 5 yoke of oxen and I'm going to try them out. Please consider my excuse. Nakabili ng oxen, kailangan masakyan mo na. Yung isa, sabi doon sa verse 20, I have married a wife and for that reason, I cannot come. Bagong kasal. So, hindi ako makaka. These people could have come to the feast. And yet, they just didn't want to, and that's the point of the parable. Dito po sa Luke 8:14 na aking binasa sa inyo, do you see yourself in of those excuses? Are you making excuses to get out of trouble that is blame? Or deny a problem? You are in a state of denial. Or get out of responsibility? You are avoiding responsibility. Or to keep from doing what you really don't want to do? If so, then let's consider to persuade ourselves by what? Stop making excuses. Mga kapatid, may solution ba? 4 reasons to stop making excuses. Tingnan po niyo po yung mga kadahilan kung bakit ang mga tao po ay makikitaan natin excuses at ang dahilan nito. Making excuses hinders people from seeing solution. Instead na sumunod, magdadahilan at tuwing magdadahilan, hindi po makikita yung solusyon. Si Lot po, hindi niya makita na yung kaburulan ang solusyon ng kanyang safety. Hindi siya mapakali. Kaya hindi niya pinupuntahan yung kaburulan kasi nagdadahilan. Baka hindi na ako makarating doon. Baka mamatay ako pag makarating ako doon. It will hinder you from what? Seeing solutions. You become focused on why you can't instead of how you can. In fact, the habit of making excuses keeps one focused on obstacles. Yan po ang nangyari sa 12 spies. Nung sila po ay pumasok sa land of Canaan, yung 10. Ano sabi ng Numbers 13, 28, and 33? Ano yung sabi ng Lord sa kanila? Go and possess the land. Anong sabi ng 10 spies? The people are strong. The cities are fortified and very large. And we became like grasshoppers in our own sight. Samantalang si Caleb at Joshua, sabi nila, yes, we can. We can go and possess the land. Excuses can destroy the lives of so many people. Second reason to stop making excuses. Making excuses turn people into big victims instead of becoming victors. Tingnan niyo po yung mga tamad. Sabi ng Proverbs 22 verse 13, there is a lion outside, I will be killed in the streets. May leon sa labas, hindi ako pwede lumabas. Excuses are the nails used to build the house of failure. Narinig niyo na po ito, a poor workman always find fault with his tools. Kaya hindi nananagana, hindi umuulat, hindi umaasenso, hindi nagtatakumpay. Ang dahilan, nagdadahilan. Gumagawa na dahilan. Another is making excuses to reveals a lack of faith. Yan po ang isa sa makikita natin sa aklat ng Judges chapter 6. Noong po tawagin ng anghel si Gideon, aman, a valiant warrior. Tawagin ng Diyos si Gideon na maging deliverer ng kanyang bansa. Ano sabi ng verse 15? O Lord, how shall I deliver Israel? My family is the least in Manasseh and I am the youngest in my father's house. Malungkot sapagkat ang Diyos na mismo
anghel na mismo ang nakikipag-usap, tumatawag, nagbibigay ng instruction kay Lord at kay Legion. And yet, hindi pa rin nila magawang sumunod at manampalataya, kundi gumagawa pa rin ang dahilan. At ang malungkot, sa dahilan na gumagawa ng excuses, God doesn't accept our excuses. Yung po sa parable of the talents, binigyan ng talent according to its ability. Yung isa, in-invest. Yung isa, in-invest. Pero yung isa, inihukay, itinanim. Ano sabi mo ng master? Yung wicked and lazy servant. Mga kapatid, walang patutunguhan ng isang tao. Maraming dahilan. Balikan natin sino. Ang sabi ng anghel, umalis na kayo rito sa Sodom at Gomorrah. Isama mo ang asawa mo at dalawang mga anak at pumunta kayo sa kabuluhan. At hawak sila ay naglalakbay. At nung siya po ay nag-hesitate, hinawakan ng anghel yung kamay ni Lot, kamay ng asawa at dalawa niyang mga anak. At nung sila po ay nasa road habang sumusunod, diyan na lang nag-hesitant si Lot. At ang sabi niya sa anghel, baka hindi na ako makarating ng buhay sa kaburlan. Masyadong malayo doon. Baka pwedeng dito na lang. Excuses will never see. Hindi natin makikita yung solusyon. Kung kayo po ay, tayo po ay dumaranas ngayon ng ganitong klaseng sitwasyon or condition na hindi po natin nagagawang sumunod sa Panginoon dahil tayo po'y gumagawa din ng ibang kaparaanan o dahilan. Mga kapatid, mahirapan po natin makita ang ating sariling nananagumpay. Instead na maging victor, baka maging victim po tayo. How to overcome excuses? Number one, don't expect perfect situation before you take action. So every time daw na tayo daw po ay hahakbang doon sa isang sitwasyon, hindi po talaga magiging maganda yung makikita natin sa lugar po doon sa inaasahan po natin. Pangalawa, have faith that you can do all things. Philippians 4:13 says, I can do all things through Him who strengthens me. Overcoming excuses will help you to start believing in yourself and God instead of doubting yourself and God. Overcoming excuses, you'll gain confidence as you overcome instead of being overwhelmed. But when we make excuses and repeat them often enough, okay, magiging belief ito sa atin. Another solution or remedy, realize the potential that God has given you. Meron pong kakayanan ang binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of timidity but the power of love and discipline. Ika-apat, ask God to help you stop making excuses. Jeremiah 1 verse 4 to 7, now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nation. Then I said, alas, Lord God, behold, I do not know how to speak because I am mute. That is number one excuse of Jeremiah. Dahil sobrang bata pa rin siya. But the Lord said to me, do not say, I am mute, because everywhere I send you, you shall go, and all that I command you, you shall speak. Nagdahilan si Jeremiah, bata pa ako, Lord. Yun pa lang ako. Wala akong ganong alam. Sabi ng Lord sa kanya, did I not say, I am sending you? Because everywhere I send you, you shall go. And all that I commanded you, you shall speak.
and another remedy, look for solutions instead of problem. Paalala ng Diyos sa atin, don't find any excuse. Find a way. And this will change your mindset from being a pessimist to an optimist. Let's go to letter M, the effect of his wrong choice. He lost his ability to see his future and security. Another effect of Lot's choice, he lost his ability to see his future and security. Isa natin makikita, verse 19c. Baka hindi na ako makalating doon ng buhay. Yung epekto, short-sighted na, hindi niya na makita yung kanyang destiny, hindi na niya makita yung kanyang future. So every time na tayo po ay gagawa o tataliwas doon sa kalooban ng Panginoon, short-sighted na po tayo, hindi na rin po natin makita yung future natin, kundi ang nakikita lang natin, reality na nangyayari sa ating buhay. Another effect of his choice, letter N, he lost his ability to believe to the messengers of the Lord. Ayaw niya na maniwala. Tignan natin, balikan natin sa verse 18. But I can't flee to the mountains, and this disaster will overtake me, and I'll die. Balikan po natin ito sa verse 13 at saka 15. Anong sabi niya? Panginoon, because we are going to destroy this place. So the outcry to the Lord against His people is so great that He has sent us to destroy it. Bagamat meron pong plano ng Diyos na i-destroy ang Sodom at Gomorrah, meron din siyang plano to spare His life and His household. Ito pong sabi sa verse 15, with the coming of dawn, the angels urged Lot saying, hurry, take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away when the city is vanished. Ano po ang sabi ni Lot? I can't flee to the mountains. This disaster will overtake me and Anay. Mamamatay sila pag hindi po sila umalis. Kaya po sila yung pinapaalis para sila po ay ma-spare doon sa judgment at destruction na nakaubang sa Sodom at Gomorrah. Look at the effect of his wrong choice. Living a life full of alternatives that causes him to delay his obedience. Sabi ng verse 20, hindi pa maaaring doon na lamang sa maliit na bayan iyon. Can you imagine? Specific yung instruction, malinaw. Sa kabulan. Pero ang sabi niya, baka maaaring sa bayan iyon na lang ako. Many alternatives that causes him to delay his obedience. Another effect, verse 24 to 25. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens, thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. He lost all his possessions. Walang natira po. Kahit isa, walang natira. Bakit walang natira? Sapagkat ginunaw ng Diyos ang lugar na ito. Bakit ginunaw? Because the city, the people there are so wicked. At bakit nawala lahat yung kanyang possessions? Because he made a wrong choice. Hindi lang possession ang nawala, sabi ng verse 26. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. He lost his wife. Pati ang kanyang asawa nawala. Namatay. Sapagkat lumingon. Kasi isa sa instruction, habang ginugunaw po ang Sodom at Gomorrah, huwag lilingon. Sabi nga nila, kaya daw lilingon, nang hinayang. Well, ano bang dahilan? Kung hindi po susundin yung specific instruction, meron corresponding consequence.
Sabi po ng verse 17, ito po yung warning, ito yung instruction. As soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives, don't look back, and don't stop anywhere in the place. Flee to the mountains or you will be swept away. Another effect of his wrong choice, verse 30. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. They live a life full of fear. Fear, uncertainty, so tomorrow. Ang sabi ng verse 17, pagkatapos isa sa mga ilan ang sabi, iligtas ninyo ang iyong sarili, huwag kayong lingon hihinto sa nibis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Pero saan sila umakyat? Umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib. Pero sabi ng instruction ng mga anghel, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Wala pong nabanggit na yungib. So hanggang dun sa dulo, okay, hanggang makaalis po sila, hindi pa rin nasunod ni Lord yung po specific instruction ng Panginoon sa kanila. So, anong nangyari? Ano kasing buhay ang mararanasan natin kung tayo po ay parating kong lumulusok, nagpapalusok, o hindi sumusunod? Another effect, living a wandering life. They are living in that cave. That is why they are experiencing wandering life. Ano mapapalamang mo doon sa yungin? Paikot-ikot ka lang sa loob. Samantala ang instruction sa kanila ay kaburulan. On that mountains, siguro inisip ni Lord, pag dito sa kaburulan, may apoy, masusulong kami. Samantala pag sa yungin, kahit dumaan yung apoy, at least nakatago kami. Ang kanila pong shelter at protection ang Panginoon, hindi po yung yungi. It's not the place itself. Their protection is their obedience to the instruction of God. Yun po ang magpuprotect sa ating mga kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Whether, wherever we go, as long as we are obedient to His word and to His instruction, that is our protection. What is our protection? By obeying His command, His word, His principle, and His instruction. And that is why the effect of their wrong choice, they live an isolated life. Sabi ng verse 30, sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae at umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib. It is an isolated life. The last po na epekto, verse 30 to 36, Lot and his two daughters left Zoar and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters lived in a cave. Now one day, the older daughter said to the younger, our father is old, there is no man around him to give us children. As is the custom all over the world, all over the earth, let's get out. Let's get our father to drink wine and then sleep with him and preserve our family life to our father. That night, they got their father to drink wine and the older daughter went in and slept with him. He was not aware of it when she lay down or when she got up. The next day, the older daughter said to the younger, last night I slept with my father. Let's get him to drink wine again tonight and you go in and sleep with him so we can preserve our family life to our father. So they got their father to drink wine that night also. And the younger daughter went in, slept with him. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up. So both of Lot's daughter became pregnant by their father. The worst effect, Lot broke an incest living in his own family. Yung pattern ng mundo ang ginaya ng kanyang mga anak. He broke incest. At alam niyo po ba, tribo na nabuo
sa lineage ng dalawang anak niya, Moabites. At ang Moabites ay isa sa mga kaaway ng mga Israelita. Wala na sila, and yet, buhay pa rin yung consequence. So mga kapatid, dito ipinapakita na ng Lord sa atin that any reason, any excuses will not guarantee us to escape from consequences, especially when we disobey, we don't observe, we don't live God's principle and values of the kingdom. Nawa na ito pong buhay, household ni Lot ay napakarami po natin napulot na lesson na siyang magpe-persuade po sa atin para huwag po nating tularan, kundi hanapin natin at tularan natin ang mga taong sinanay ang kanilang sariling sumunod sa Panginoon. Wala pong talo pag tayo po ay susunod-sunod. Lagi pong may kaganapan, laging may magandang kahinatnan ang isang taong sumusunod sa mga pangako, prinsipyo at kalooban ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong hapon. Salamat po sapagkat itinakda mo ang araw na ito para marinig namin. May pagpatuloy yung pakikinig namin sa buhay nila. Salamat. It's a reminder to each every one of us na hindi po namin matatakasan anumang consequences ng aming pagkakamali, pagkakasala, at higit sa lahat, yung pagpili po namin. We ask for your guidance. We ask for your grace and mercy. Alam namin, Panginoon, na hindi namin makakayanan gawin ang mga bagay na ito kung hindi po namin palalakasin ang aming sarili. Hindi po namin palalalipin ang aming buhay sa iyong mga sarili. And if we don't depend, believe of what you are saying, may natitiyak po namin na mayroon po sa panin consequence ito pa rin. Salamat po sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Lord, sa gentleness mo sa amin, slow to anger, abounding in love. Kayo po yan, Panginoon. Maraming maraming salamat. At salamat po sa hapong ito na kami po ay iniligtas mo at nag-intervene ka, Panginoon. At kung may mga kapatid ako rito, may mga tao na nakikinig ngayon at magtatangkang sumuway, tumalikod at kumuha ng dahilan para isundin mo yung kalooban. Lord, sa pangalan mo, i-spare mo po ang pag-isa sa amin at manatili, i-quicken mo yung pag awareness and consciousness na dapat kami sumunod sa iyo. At sa aming pagsunod, hindi kami napipilitan kundi kusang loob na susunod sa iyo. Kahit sa simula ay nahihirapan, as long as sumunod kami sa inyo, Panginoon, tiyak, meron po fulfillment, may kaganapan po ang iyong mga salita, pangako sa aming buhay. Palayan niyong bawat isa, ito po ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagtanggap at pakikinig ng salita ng Diyos sa hapon po ito. God bless everyone. Stay connected. Stay safe.